Jason Deyym, and welcome to my YouTube channel. Makulimlim na araw at welcome back sa aking channel. So for today's video guys ay magsasiphon or maglilinis tayo ng mga poops ng mga isda. So tara. So yan. Dito guys ay meron akong dalawang betta fish. Yan. So water change ka lang sila guys. So papalitan ko itong tubig nila para ma-refresh sila. So yan yung pinagstakan ko ng tubig na may halong methylene blue, para iwas sakit sa mga isda. Lagay ko lang sila dyan guys para maklimatay sila bago natin silang i-water change. Ayan, dyan lang muna sila mag-floating. Ayan. So, yan. Ito ang tubig nila. Nakastock na ng ilang days. So, yan. Lagyan lang natin ng pakunti-kunti para ma-akma yung klima ng tubig para hindi sila ma-water shock guys. Ayan. Yan yung ginagawa ko. So mga 15 minutes sila dito guys na climatize. Sure tayo pag mag water change tayo hindi sila ma-shock. So dito na tayo guys sa paglilinis ng mga poops ng mga isda. So yan yung uunahin natin guys. Kailangan nating linisan or kuhanin yung poop guys para hindi mapulyot yung water na nagkukos ng pagkakasakit or pagkamatay ng isda. So ito yung gagamitin natin guys pang siphon. Tawag dito guys turkey buster. So ayan. So hanap lang tayo dito ng mga poops ng mga isda. So hindi visible masyado yung mga isda dito guys kasi nagtatago sa mga hornwort. So ayan, sinasiphon niya ang mga poops. Yan yung nakuha natin guys. So kailangan nating kuhanin ito guys para malinis yung kanilang tubig. So ito yung ginagawa ko kapag marami ng poop yung kanilang mga sisidlan. So yan, dyan ko nilalagay guys. Yan, parang pinapump lang para mag-raise yung para mahigop or masiphon niya yung mga poops tsaka yung mga algae. Pwede din guys. Yan, mga dirt. So yan, ipunin lang natin dito tsaka pwede yan pang dilig sa halaman guys. So cycle lang yung ginagawa natin. Well, may benefits naman ito sa mga halaman guys kapag dinilig mo. Yan, yung galing sa poop ng isda. Parang siya, may nutrients na kailangan ng halaman. So ito guys, may benefits din tong poop para sa mga halaman. Yan. So kapag nag-fish keeping ka guys, so yan, pwede mo din itong gawin. So yan, medyo konti na lang natirang mga poops. Yan. So lagay lang natin dito. Check pa natin kung meron. Yan. So hindi yan mas stress yung mga isda guys dahil hindi naman bumubulwak yung pag-pump dito. Parang calm lang na pag-igop nito guys. So hindi ma-trigger yung tubig. At dito madali lang maglinis ng mga poops nila guys. Hindi mo na sila kailangan ni water change ng 100%. So dito naman tayo guys, may nakita tayong poop. Yun. Yan. Kunin na natin. Kita ng isda, kala nila pagkain na magalaw. So ayan guys, hanap lang tayo ng mga poops dito sa mga corner. Yan, ito para malinis tignan saka hindi nila makakainin guys kasi minsan kinakain ng isda yung mga poop nila, kala nila pagkain or foods na gumagalaw kasi yung form ng kanilang poop ay parang worm. Yan. So kapag mag shake yung tubig, kala nila worm na gumagalaw, which is not good na kung makain nila ito guys. Need talaga nating kunin yan. Pwede ito gawin araw-araw guys kapag may mas patan lang kayo ng mga poop. So yun lang yung kunin ninyo. So yan guys, dito naman tayo sa next na masisidlan. So yan, minus patan tayo ditong poop. I-siphon lang natin.
So yan guys, next naman tayo. So ubusin natin dito guys na i-check yung kanilang mga sisidlan if may mga poops. So yan guys, kailangan nating malinis this day para laging safe yung mga isda guys. So yan, continue lang natin sa pangunguha. So dito guys, makikita nyo rin na may mga leaves or mga dahon na nahuhulog dito. Yan, nasa tubig. Kukunin natin yan maya. Tsaka, yan, makikita nyo guys na parang madumi siya tignan kasi sa mga algae o lumot. So yan guys. Mga isda o nga pala dito guys, na nasa mga sisidlan ay mga guppies, swordtails, tsaka yung beta guys. So meron din ako ditong pinakawala na beta, isa lang ata yun. So yan, much more on ano ko guys, ng guppies and short tails. So ditong sisidlan ay puro ano dito, guppies. I think may ano din ako dito, may nilagyan na ano na short tail, mga 2 piraso lang ata. So yan, mas marami yung guppy dito guys, so community na sila dito. So yan, continue lang natin sa pagkuha ng mga poops nila para goods. Let's go. Pagkatapos nito guys, makukuha yung mga poops nila ay mag-aad tayo ng stock water pangdagdag dito guys, kasi medyo mababaw na yung kanilang tubig, so add natin. So ito na guys yung nakolekta nating mga dumi or poops na mga isda dito. So ayan. So unti na lang. So yan guys, yung coloration ng water guys ay natural lang yan dahil yan nilagyan natin yan ng talisay leaves, which is siya ang nagbibigay ng kulay, tsaka maganda din siya guys sa isda. So meron din siyang benefits na makukuha, like pag-treat ng mga diseases, and isa siyang antibacterial guys. So ayan, second to the last, nasisidla na lang ito guys. So ayan, continue lang tayo sa pagkuha ng mga dumi nila. So ayan, yung dumi nila ay didilig natin yan sa halaman.
Ayan guys, puro may ano ito, pakinabang. So ayan guys, kapag madami na yan, yan ito na guys. So dito halo-halo na ito, may mga dirt poop tsaka mga algae na nakukuha. So kapag puno na ng algae yung ano nyo guys, seedland. Sa akin kinukuha ko guys yung mga algae kasi parang ano na sila, isa gabal. So kapag na ano napupuno, parang hindi na makalango yung isda. So yan, kunin nyo din yung algae. So kasi mabilis, mabilis siya guys dumami. Kasi na ano nang init yung tubig kaya nagkaka-algae. Yan, so dito naman tayo guys sa last na sisidlan. Yan, yung kanilang yung parang community tank. Yan, yung halo-halo na dito guys, yung mga swordtails tsaka guppy, beta. May dito rin dati guys ako nagpadami ng beta. So ayun, pinang ano ko na sila, nilagay ko na sila sa mga solo ano nila, tank, solo container. Kasi mga ano yun guys, mga territorial or ano ba yun, solitary or territorial, magkaisa lang yun ata guys. Ta hindi kapag mag-mature na sila guys ay kailangan talaga i-separate kasi nag-aaway na. So yan. Yan, continue lang tayo. Yung dami ng plants guys, oh. Siguro ano magbabawasan ko itong mga plants na ito. Tsaka ilagay ko sa ibang container. Kasi ito guys, oh, medyo sagabal na sa kanila, sa kanilang paglangoy. Ayan, dami-dami na. So yan guys, kapag matapos na tayo dito ay mag-add tayo ng stock water dito. So tara. So yan na guys, na ano natin, na tapos na nating linisan yung lahat ng sisidlan. So may siguro may mga natira-tira yung manang ano lang ng konti na lang. So sa next natin yan na araw guys, linisan ulit. So ayan. So ito, kumuha ako ng tubig na stock, yan. Yan lang pagbuhos guys para hindi sila ma-stress, yan. Yung parang ano lang, wag nating gulpin, agad ilagay yung tubig. So ayan, parang ano siya, nagpo-produce pa siya ng oxygen dito. So dyan ko siya pinuhos sa ibabaw. So ito na nga pala yung naipon nating mga dumi or poops na mga isda guys. So pwede natin itong idilig sa mga halaman natin. So yan na guys, tapos na. Nalinis na natin yung kanilang mga sisidlan, nakuha na natin mga poops, tsaka nag-add din tayo ng stock water. Hanggang dito lang guys, it's Jason Deyym and the Beast.